unbothered gawin. Oo, sobra. Okay, ayun. Siyempre, ang boring naman pag di natin sinelebrate yung mga achievements. Like, birthdays! Or kahit anong klaseng celebration yan. Dapat sineselebrate natin yan kahit pa paano. Para ma-feel natin yung spirit. At saka yung essence ng celebration, di ba? Okay, next naman. Anong most memorable party ang napuntahan mo ever? Anong most memorable party ang napuntahan ko ever? Anong most memorable party? Sarili kong birthday. Sarili kong birthday, feeling ko. Wala akong masyadong na-attend na party. Ah, siguro, ang aside sa birthday ko, ang pinaka-memorable siguro sa akin, yung mga premiere nights. Kasi after, every after premiere night, meron para mga after parties, ganun. Tapos, makikita mo yung mga artists na kasali dun sa movie, na wala na, sobrang happy sila dun sa kinalabasan ng film nila. Tapos parang sineselebrate nila yung achievement na yun. Tapos parang ang saya lang to see them like so happy with the outcome of the movie. Ganon. Yung mga after party, yun yung favorite namin. Kahit si Frankie din. Think, kaya kami sobrang na-excite pumunta sa mga premiere nights. Feeling ko nga parang yun yung pinaka-look forward namin talaga yung after party. Kasi doon talaga. Sobrang saya. As in, lahat nagsiselebrate talaga. Lalo na pag sobrang successful nung kinalabasan ng movie. Ang saya. Ayun. So, yun siguro yung pinaka-memorable na parties na napuntahan ko. Okay, next. What's your ideal holiday party or reunion? Holiday party. Kahit saan, basta andun yung buong family ko. Kahit saan, basta andun yung buong family ko. Kaya madalas, nasa bahay lang kami kasi madalas, hindi naman namin kaya umalis ng kaming lahat talaga. Kasi yung iba may work, or may ginagawa, may business, gano'n. So, hindi talaga kami nakakaalis na magkakasama lahat. Sobrang minsan lang. Siguro ng mga bata pa kami. Parang 9 years old pa ata ako yung last holiday na nakaalis kami. Ay, out of the country yun. Ay, lumalabas pala kami minsan. Nag-beach kami, gano'n. Siguro beach. Oo, beach. Kasi lahat kami mahilig sa dagat. Lahat kami nag-enjoy talaga sa dagat, mag-swim, ganun. At siya ako sobrang saya kaya mag-swim ng iwa with family. Ayun, so yun siguro ideal ko. Ideal, basta kompleto. Pag holiday, kailangan kasama ko yung family ko palagi. As in never na hindi ko sila kasama. Oh, tapos barbecue. Favorite namin yun, mag-barbecue. Sa beach, kahit nasa beach na kami, may dala-dala silang mga lalutuin pang barbecue. Kasi iba yung ano, di ba, pag tayo nilaluto niya doon on the spot, mas masarap kesa yung kasi yung ready-made na yun, pakainin niya na lang. Mas masaya yung nagkukwentuhan pa kayo, nag-chikahan kayo habang nagbabarbecue. Oo, beach and barbecue. Tama! Next, ano sa tingin mo magbabago with the way you spend your holidays this year? Siguro lang, parang, eto talaga, kasi parang every year, every Christmas, nandito lang kami talaga sa bahay. Feeling ko lang ang mababago. Wala nang mga ngaruling, wala nang mga mamamas ko. Diba? Wala nang mga, yung mga inaanak, hindi na masyado makakavisit. Kasi ako every year, yung mga inaanak ko, kasi tatay ko inaanak. Tapos every year, every Christmas, nagpupuntahan talaga sila dito sa bahay. As in, sunod-sunod yun. Sobrang daming tao sa bahay namin. Siguro this year, yun yung medyo may iba. Siguro may mga pupunta konti-konti, lalo na yung mga relatives ko. Pero yung mga iba siguro feeling ko, hindi makapunta. Ayun. Ilan ba yung inaanak ko? Siguro mga 10 na. 10. Gcash na lang. Beso muna this year. Mga inaanak. So, yun na nga. Feeling ko yun yung may iba.
Pero kasi kami every year, dito naman sa bahay, so wala naman masyadong mababago. Pwera lang doon sa mga visitors, less visitors, tapos less mga nangangaroling. Wala talaga nangangaroling ngayon. Kasi dati, December pa lang, December 1, dami na, di ba? At saka wala na nagsisimbang gabi. Pala, di ba? Wala nang mass. Or meron. Basta ayun, alam ko wala na nagsisimbang. Hello, Alex Limmer. Okay, discussion number 2. Maaga pa ata for that. Talaga? Yung pangaraling? Siguro nga maaga pa, hindi ko sure. Ah, simbang gabi. Oo nga, simbang gabi. Kailan pa nag-start yun? 17? Alam ko 17. Ayun, December 16. Meron pa ba? Pwede ba magsimbang gabi? Tingnan natin. Nagsisimbang gabi ba kayo? Sino dito yung may plan magsimbang gabi? And then, despite the pandemic. Okay, nice. Usapang handaan. Again, pwede kayong mag-co-host. Pwede kayong mag-send ng isang flying kiss. Pwede kayo mag-send ng one flying kiss para makapag-co-host. And just make sure that you're following Starhan's account here on Kumu. Okay. Sino namumuno sa family niyo pagdating sa handaan? Namumuno. Si Tita. Si Tita Riza. Kasi siya talaga yung parang chef dito. Hindi naman siya chef, pero siya yung sobrang galing niya magluto. Sa birthday ko nga this year, ayoko na masyado magluto kasi nakakapagod. Then, so siya na lahat yung, sabi ko, tita, sa'yo na lang ako magpapakater. Kasi sobrang galing niya magluto. So siya talaga yung nagbibig ng mga cakes, pag may birthdays, palagi kami may cake dito. Tapos, siya lahat yung mga nagluluto ng mga medyo complicated lutuin. Siya magaling siya sa mga ganun. Kahit pastries, ganun, or mga iba't-ibang medyo mga complicated na putahe, yung mga pang-celebrations talaga, mga panghandaan. Ayun, siya yung naka-assign sa gano'n. Si Mommy naman, kami ni Mommy sa venue. Sa venue kami ni Mommy. Tapos nagluluto din siya ng konti. Kami sa venue, inaayos namin yung dito sa likod namin. Tapos, dinadala dito lahat ng food, tapos doon kami kumakain. Maliban sa Shanghai, anong favorite ko? Favorite ko yung Christmas ham. Yung sweet ham na dilog na gano'n. Yan yung favorite ko. Ang sarap naman, di ba? Tapos, ano pa ba? Ano pa ba? Nakalimutan ko na yung mga handa. Mga pasta, gano'n. Pero gusto ko yun, yung Christmas ham. Kakabili nga lang namin kahapon eh. Na-excite kami kasi baka maubusan. Takot kami maubusan. Ang sarap nun, di ba? Tapos may rice. Yum. Ang sarap. Okay, next. Anong pagkain ang madalas niyong hinahanda tuwing holiday season? Anong pagkain? Madalas roast chicken. Eh, good. Si Mommy pala yung nagluluto ng palagi. Yan yung recipe niya. Own recipe niya. As in, pag may handaan, yun yung palagi niya nilalabas yung roasted chicken. Yun, diba? Anong paborito mo? Ayun. Sinahanda ni Mami roasted chicken. Yun yung favorite ko kasi yun lang yun nilalo. T-bone steak. Wow, ang sarap naman nun. Sa favorite daw ni Ate Jackie yung roasted chicken. Ang sarap, diba? Nananil yung pag sobrang juicy. Tapos yung juice niya na iwan dun sa may parang baking sa may baking plate. Ang sarap. Tapos ilalagay mo sa rice yun, yung baking, yung juice ng chicken. Sobrang sarap. Ay, hello, Enteng! Okay, next. Anong luto ng mama mo yung nagre-remind sa'yo ng pagkabata mo? Anong luto? Kayo ba? Anong luto ng mama niya yung nagre-remind sa inyo ng pagkabata niyo?
tortang talong. What's the egg thing called? Balut. Love it. Talaga, you've tried it, Patty. So proud of you. You're not even Filipino and you tried it. Hindi marunong magluto yung mama ko. Ako naman, ang pinaka nakakapag-remind sa akin ng pagkabata ko, naluto ni mami, tortang talong. Tortang talong talaga. Sa kanya ako natutunan yun. Di ba, mami? Tortang talong. Malaka, madalas niya niluluto sa akin ng bata ako. Di ba, yun yung palagi mong... Kaya ka favorite mo yun. Oo, yun yung palagi niya niluluto sa akin ng bata. Kasi yun lang. Can you turn off the fan? Sige nga, to turn off ko muna. Mamaya na lang pag nainita na ako. Sorry! Ayun, so... Ayun, tortang talong. Tapos ginagawa niya ako ng sauce na favorite ko sa tortang talong. Yun sa panok na hilaw, papakuluan niya yun. Tapos yung juice nun, lalagyan ko ng soy sauce or ng bagoong na brown. Tapos yung tortang talong. Sobrang sarap nun. Sobrang sarap nun, guys. Try niya. Yung sampalok. Yung sampalok na hilaw, tapos papakuluan. Tapos squeeze niya yung juice nun. Tapos talagyan niya ng bagoong. Galaway ako. Sobrang sarap nun, di ba? Tapos try na with tortang talong. Thank me later. Sobrang sarap nun, di ba? Kung hindi nyo ba natatry yun, try nyo. You're missing out. Next, anong pagkain ang sa tingin mo hindi pwedeng mawala sa handaan? Ano? Anong pagkain? Shanghai. Ano pa? Ha, ay hindi. Sa handaan in general. Shanghai talaga feeling ko, ano? As in, lahat ata ng celebrations sa napuntaan ko, may Shanghai. Kahit dito sa bahay, hindi nawawala yun. Shanghai, spaghetti, kasi favorite ng mga bata dito. Macaroni salad, pansit. Pansit palagi pag may birthday, no? Kasi for long life daw. Kahit dito rin, palagi may pansit. Lalo na pag birthday, tapos Shanghai. Ayun, combo yun. Pansit and Shanghai. Diba? Nakamove on na ba famo sa face ng hotdog with marshmallow? Oh my God, oo nga, no?